Hindi maiwasang makipagsabayan ng sektor ng agrikultura sa bilis na makabagong teknolohiyang nararanasan ng mundo. May magandang maidudulot ito, ngunit may nakakabahalang epekto para sa tao at sa inang kalikasan. Ang organikong pagsasaka ang mabisang paraan upang maghatid ng ligtas na pagkain sa hapagkainan. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang tamang pamamaraan, ang kahusayan at kabutihan ng organikong pagsasaka, hindi lamang sa mga tao at kalikasan, kundi sa bawat magsasaka. Let's go organic dito sa MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Organikong pagsasaka ay mariing iniimplementa at sinusuportahan ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon sa pakikipagtulungan ng 7 probinsya nito at 70 pribadong organisasyon dito. Sa kasalukuyan, ang organikong agrikultura ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Gitnang Luzon ay nakapagtatag na ng 42 technology demonstration farms at learning sites, 147 vermicomposting facilities, at 12 organic trading posts. Mayroong 9 na certified organic farms sa rehiyon. Mayroon ng mahigit na 20,000 hektaryang organikong lupain sa Gitnang Luzon na sinasaka ng mahigit kumulang na 9,000 magsasaka na nagsasagawa ng organikong agrikultura. Hindi na nga maiwasan ang bilis ng takbo ng mundo dahil sa hindi mapipigilang pag-ungos ng makabagong teknolohiya. Ngunit, sa pagnanais na mapadali lahat ng bagay, ang natural na daloy ng agrikultura ay unti-unting gumuguho dahil sa mga ini-spray, binobomba at ini-inject na kemikal at pestisidyo upang makamtan ng inaakalang masagana, mabilis at magandang ani. Ngunit, tiyak na peligro at panganib ang hatid ng mga ito sa tao at sa inang kalikasan. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang kalimitang pinag-uugatan ng nakamamatay na sakit ng tao, pati pagiging genetically impaired, ay mula sa pagkain na haluan at napuno ng nakamamatay na kemikal. Nakakasira din sa natural na balanse ng kapaligiran ang paggamit ng mga kemikal sa mga pananim. Nakakatakot, lalo na't hindi mapipigilan. Kaya nararapat lamang na manumbalik sa kinagisnang agrikultura ng ating mga ninuno. Iyan ang saligan ng organikong pagsasaka. Sinuyod ng aming grupo ang probinsya ng Nueva Ecija kung saan ang karamihan ng magsasaka nito ay nagsasagawa ng organikong pagsasaka. Ang probinsya din ng Nueva Ecija ay natatanging probinsya sa buong bansa sa pagiging organiko ng agrikultura nito. Dagdagan pa iyan ng ayuda ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon. Narito ang ilan sa mga magsasakang nagpatunay na ang organikong agrikultura ay hindi lamang ordinaryong pagsasaka, kundi pagsasaka mula sa puso. Upang pasimula ng pagtuklas sa kagandahan ng organikong pagsasaka, ating tanungin si Ginoong Guillermo June Saret Jr., ang may-ari at tagapangasiwa ng matagumpay na Saret Farm ukol sa legal, sosyal, ekolohikal at teolohikong batayan ng organikong pagsasaka. Legally, ito po ay isang nakapasang bill sa Senado at sa Kongreso, ang RA 168, at ito po ay may layunin na i-promote ang organic agriculture sa buong Pilipinas. Ang kanilang aspeto ay yung walang mga agrochemicals sa ginagawang o tinatanim ng mga halaman at pagkain. Social basis, kapag sinabi nating organic agriculture, medyo mas natural lahat ng ginagawa nito. At dahil natural, almost always ay kaakibat nito ang labor intensive na activities.
So may social aspect kasi magbibigay ng hanap buhay. May social aspect kasi magbibigay ng mga additional livelihood sa mga kanayunan, in particular kasi andun yung mga taniman. At yun ang ngayon, sa ngayon ang nangangailangan ng economic activity dito sa ating bayan, sa Pilipinas. Ecological basis. Dahil natural farming, organic farming, natural lahat ng ginagamit na sistema, hindi gumagamit ng mga toxic agrochemicals at hindi kinocontaminate yung ating tubig, hangin, lupa, at pati yung mga tao na nagtatrabaho dito. So ecological dahil walang babaguhin o walang sisirain sa kapaligiran. Actually, sa Genesis 2 verse 15 pa lang, sinabi ho doon na sabi ng Diyos kay Adam na yung lupa ay kanyang alagaan at i-maintain. Pero ang exact word na ginamit niya, till and keep. Yung iba ay work and maintain. So, or watch. So, doon pa lang ay sinasabi na niya, pero may kurugtong pa yon. And keep the balance and respect sa kalikasan o sa lupa. So, meron siyang biblical basis. Alam niyo, paminsan-minsan po, yung mga tao, lalo na kami sa mga corporate, ay meron tumakatok sa puso. Hindi lang siguro sa mga taong corporate, no? Sa lahat ng tao, meron tinatawag na voice within. At yung katok na yon ay tingin namin, galing sa Diyos, at may gustong pagawa sa amin. At meron yung relevance para may ma-contribute ka sa society, may ma-contribute ka rin sa kapaligiran, sa mga tao, knowingly or appreciated or unappreciated ng mga tao, ay tingin namin meron kaming magagawa na kakaiba. So ano yun? Yun, katulad nito, pumunta sa organic agriculture, magkaroon ng mga produkto na safe at health-giving. At higit sa lahat ay hindi nakaka-pollute ng paligid, hindi nakakasira ng kalikasan at ng health ng mga tao. Traditional mang may tuturing ang organic farming para kay Ginoong June Saret at kanyang pamilya, nararapat lamang na lapatan ito ng siyensya dahil sa mga hindi maiiwasang kondisyon ng lupa at klima. Ngunit, pagdating sa pagpaproseso ng mga produkto ay dapat minimal na paraan lamang para mas maging natural pa rin ito. Ang organikong pagsasaka ay tugon sa pesticide era noong 1940s kung saan may malawakang pagkasira ng mga lupang sakahan tulad ng pagkawala ng fertility, pagkatigang ng lupa at soil erosion. Ang organic farming ay naging prominent noong early 2000 at ang buong mundo ay unti-unting nakikita ang kahalagahan nito dahil sa natural at ligtas na pagkain na inani mula sa organic farming. Nakatuon ito sa mga organikong pataba tulad ng mga compost, manure, green manure at pinag-iibayo ang crop rotation, integrated farming at intercropping. Hinihikayat ang biolohikal na pagkokontrol ng mga peste at pagpapalakas ng mga natural na kaaway ng mga peste. Sa pamamagitan din ito ay magkakaroon ng malinis at hindi kontaminadong tubig at hangin. Ipinagbabawal ang mga sintetiko o artificial na makakasira sa natural na balanse ng kapaligiran. Ang mga genetically modified organisms, nanomaterials, human sewage sludge, plant growth regulators, hormones at antibiotics na ginagamit sa livestock husbandry ay hindi pinopromote at bawal sa organikong pagsasaka. Sa panahon ngayon, marami ang takot na sumubok ng organikong pagsasaka dahil sa konotasyong mahirap linangin ang isang lupain nang hindi gumagamit ng kemikal na pataba at mahina ang ani pati kita sa organic farming. Iba ang pananaw ng ating 2015 National Organic Farmer ukol sa organikong pagsasaka. Yung perspective ko sa pag-develop ng organic farm is I do my part and then God will do His part or kung ano man yung plano ng Diyos, Siya yung bahala.
makikicooperate lang ako. So sabi nga, let's do our best and God will do the rest. So yun, yung mga tulong, mga blessings na dumadating para i-develop yung farm, sa tamang panahon, dumadating. Kasi sa isa pong ordinaryong talagang farmer or manager ng farm, unang-una yung financial ang kailangan. Medyo magastos mag-develop ng farm. Tapos yung farm, parang dumadaan din siya sa stage ng halaman. May seedling stage, may vegetative stage, at saka reproductive stage. Siyempre, yung halaman, pag bata pa siya, hindi pa siya namumunga, diba? Ganyan din sa pag-develop ng organic farm. Medyo financial or mga inputs, anuhan mo muna siya, wala pang harvest, gaano. Kaya yun yung challenge. Pero once naman na reproductive na or productive na yung farm, doon na, magiging fruitful na, ha-harvest na, and hopefully, kikita yung farm. So ngayon, ina-apply ko na yung mga natutunan ko at sa tulong ng Diyos, sa tulong ng pamilya ko, sa tulong ng kapitbahay ko, sa tulong ng DA, madidevelop namin itong Father's Hand Organic Farm. Sa paglinang ng lupain ay ihahanda muna ang mga seedlings na organically produced. Pagkatapos nito, pag ready na yung seedling itanim, then ilaland prep namin. Using simpleng hand tractor. Una nga, kamay at saka patik lang yung ginagamit namin eh. Kasi nga, nung nag-prepare kami ng plots, na-realize ko, halos na taniman namin, kamay lang yung ginamit namin. Eh kasi nga, Father's Hand yung pangalan ng farm eh. Yun. So, after na maitanim, didiligan, of course, irrigation, then weeding, and yung organic foliar fertilizer, in-spray namin sila bukod dun sa organic fertilizer na inilalagay namin sa lupa. And then yung mga insects, sa ngayon wala pa kami ginagamit na organic pesticides, hinahayaan lang namin sila. May mga insects na lumalabas, pero napansin namin dumadami din yung predator nila, yung friendly insects na kumakain dun sa mga insekto na naninira. So eventually nagkakaroon ng ecological balance dito sa farm, kasi hindi na nga kami nag-i-spray ng chemical. Tunay nga na ang pag-develop ng isang farm sa natural at organic na paraan ay mas maigi kaysa linangin ito ng may lakip na chemical. Sa pag-organiko din ay may natural healing ang nakontaminadong mga lupain. Hindi lang tao ang kayang pagalingin ng organikong agrikultura, kundi pati na ang lupang sakahan dahil environmental friendly ang ginagamit na pag-develop sa bukid. At kung tatanungin kung hands-on si Ginoong Andy sa organic farming? Oo, hands-on ako dito. Alas everyday nandito ako. Ganun talaga. Nag-enjoy ako. Sa totoo niyan, mahirap mag-organic farming, pero fulfilling naman. Ano naman kaya ang kanyang mensahe sa mga magsasakang hindi pa nag-organic farming? So yung message ko lang po sa aking mga kasamahan na farmers, organic na po tayo dahil upang mapangalagaan po yung ating environment, at ganyan din po maging ligtas sa mga kumakain ng ating produkto at sa mga farm workers. Medyo sa una lang po mahirap, pero marirealize din po ninyo later on na fulfilling po yung organic farming. Dahil napakalaga ng pataba sa lupa, wala nang mas o organiko pa sa vermicompost na epektibong fertilizer.
hindi ito magastos at maaari pang gawing hanap buhay. Katulad na lamang ng ating architect and farmer na si Architect Fred Villegas. Ating nang tuklasin ang tagumpay ng kanyang happy vermiworms. So, dito na tayo sa ating vermihatchery. Yeah. Vermihatchery area. Dapat nga meron pa kayong sanitation area eh. Baka maaari bulate. Ma-contaminate. So, ano po, bali yung aming ang dinidevelop ngayon, mga ani kami ng twice a year. So, sa twice a year, kaya namin mag-produce ng 2,000 bags. Wow! 2,000 bags. Kasi binilang ko na yan. Actually, 125 beds yan eh. Ipinipix ko na lang sa 100. Kasi yung 25 gamit namin sa farm. Sobra-sobra yun. Hindi na kami bumibili. So, sa 100, i-compute mo yun. Magkano per bag? 500 lang ano namin kasi talagang puro po yung ginagawa namin. Puro siya, o di, 1 million. Napakadali lang, 1 million. O, di ba? Isa sa natatanging pag-aalaga ng vermiworms ni Architect Fred ay ang mga pinapakain niya sa mga ito at nagiging substrate na hindi nakapaloob sa libro o kinagis ng pamamaraan ng vermicomposting. So, ang mga pagkain po niyang kinukuha namin, yung mga substrate, kung ano po yung nakikita natin sa paligid, yan yung ginagamit naming material dun sa ating composting area. Okay. So, hindi tayo nakalibro kasi po sa libro ang nakalagay yata dayami at saka ano eh, yung kakawate. Yes. Ayun. So, saka dumi ng hayop. O, dito po, dati lumalabas ako sa labas para mag-collect ng mga dumi ng hayop. Ngayon, hindi na. Kayang-kaya nitong ginipig at saka yung aming mga rabbit nun. Wala pa yung kambing. Pag dumami yung kambing, nagkaroon ako ng kambing, sobra-sobra yung dumi ng hayop. Doon sa required na percent doon sa composting area. Kasi ang halaga, ilang sec yung ilang percent ng animal manure? Yeah, merong ratio yan ng... Yung iba yung ginagawa, 100% eh. Sa amin, hindi. 10 to 15 lang kami. Pero pagka dumami yun, kasi hindi pa kami makapaglalagay ng mga ruminant dahil ang ipinuproduce namin muna yung pagkain nila. Yun nga, yung mga Madre de Agua doon, nagtatanim lang kami sa palipaligid. Para pagkakuan, enjoy, ani-ani ka lang. Ihain mo doon sa kambing, nakakulong, dumi naman ang kinukulekta sa kanya. Ilalagay mo naman doon. So, sustainable, umigit lang. Isa o dalawang linggo kung pakainin ang ating mga healthy worms. Ang sistema ng pag-aani ng vermicast ni Architect Fred ay ang paglilipat ng mga bulate na pumapaimbabaw sa kanilang kinalalagakang bed kasama ng kanilang pagkain sa isang empty bed. At saka aaniin na ang vermicast na ready ng pataba sa mga halaman. Kaya kapansin-pansin na walang butas ang mga vermibed ni Architect Fred na siyang kalimitang paraan ng paglipat ng mga bulate. Ano nga ba ang pinagkaiba ng vermicast sa vermicomposting? Vermicomposting ang tawag sa pamamaraan na kung saan ang bulate ay kinakain ang mga nabubulok na bagay o pagkain gaya ng dayami, dahon, mga balat ng saging at iba pang mga nabubulok na bagay o patapon mula sa kusina at bukid. Kapag nakain na ito ng bulate, mapuproseso ito sa loob ng kanyang tiyan at itudumi. Ang dumi ng bulate o kung tawagin ay vermicast ang nagsisilbing pataba na kailangan ng lupa at halaman. Malaki ang naitutulong ng vermicomposting sa ating kapaligiran, lalo na sa ating mga halaman. Kaysa itapon natin kung saan-saan ang mga nabubulok nating basura, mainam na gawin na lang natin silang pataba sa mga halaman. Mas pahalagan pa natin ang agrikultura, lalo na kung ito ay sa organikong pamamaraan. Magbabalik ang inyong programang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Usapang organic agriculture pa din dito sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Ating nasilip ang depenisyon at batayan ng organikong pagsasaka pati na ang napakagandang kaganapan nito sa mga magsasakang nagsasagawa nito. Atin na ding nalaman ang tama at angkop na pamamaraan ng paghahanda ng organikong bukirin at pataba ng lupa.
Ngayon naman ay ating alamin ang organikong pagpapalago ng isang halaman mula sa kanyang binhi. Noong 2008, kasabay ng paglunsad ng RA 168 o ang Organic Agriculture Act, ang probinsya ng Nueva Ecija ay nagtatag ng Organic Vegetable Seed Production Project kung saan kinakatas ang mga buto ng mga gulay na siyang patutuyuin at magiging quality seeds na ipamimigay sa mga magsasaka upang ang kanilang ani ay maaaring hakin ang pagiging organiko. Ano nga ba ang kahalagahan ng organic seeds? Yung kahalagahan po ng organic seeds, compare po dun sa mga hybrid ngayon, kasi yung pong organic natin na vegetable, ito po yung kasi ngayon, di ba, yung sa panahon ngayon, maraming mga sakit na lumalabas. Yung kagaya ng cancer. Yan. Kasi yung mga ginagamitan ng chemicals, yun yung nakakapagdulot ng sakit. Kumpara doon sa organic, ito yung makakatulong para doon sa mga ito yung mga pagkain dapat ng mga tao natin ngayon para hindi sila nagkakasakit, nagkakaroon ng cancer. Masasabi po natin na organic seeds yung ating produce. Mula dapat binhi hanggang sa hanggang sa production, dapat puro organic yung ginagamit natin dito. Hindi natin ginagamitan ng chemicals. O dapat po simula rin po sa organic seeds yung ating itatanim hanggang sa production, dapat puro organic din ang gagamitin natin. Papaano nga ba mag-produce ng organic vegetable seeds? Sasamahan tayo ng 2016 National Organic Agriculture Outstanding Provincial Focal Person na si Ginoong Bernardo Ka-Bernie Valdez. Andito tayo sa Seed Processing Center ng Bebesia Fruits and Vegetables Center. Dito ipapakita, pinapakita lang namin kung paano ipinoproseso ang mga binhi na binebenta at binibigay namin sa mga magsasakang nagtatanim ng gulay sa aming lalawigan. Itong hawak ko ngayon ay isang variety ng kamatis. Ito yung tinatawag na Rosana. Magtataka kayo bakit Rosana? Ito yung pinangalan kay Rosana Roses dahil kasikatan ni Rosana Roses nung naging variety itong ng kamatis na ito. Napakalakas umani nito, pwedeng i-compare sa mga ani ng mga hybrid tomato natin. Kaya pinanatili rito sa Seed Center ang variety Rosana para din sa mga magsasaka. So, sa simula, pipiliin from the field, lahat ng mga hinog ay dadalhin dito sa laboratory para i-process namin yung seeds tulad nung una rito yung paghihiwa. Tapos, mula sa paghihiwa kasi, kailangan isagawa ito hanggang sa tinipiga para ma-extract yung seed ng tomato. Ganun yung ginagawa nilang process. Pagkayari nito ay huhugasan yung seed hanggang sa sasalain. Ibibilad sa araw. So, hindi naman nakukuha sa minsan ang pagbibilad yung kamatis. Kailangan na tuloy-tuloy yung pagbibilad para mamit yung moisture na po pwede lang i-storage sa seed storage namin. So, actually, napakahalaga pa rin sa part namin yung mga bits o yung tinatawag natin pinakalaman nitong kamatis kasi buto lang yung kinuha namin dito. Una nagpa-process kami rito ng tomato jelly at tomato jam, pero sa ngayon hindi na kami. Ang ginagawa na, pinapakain din namin to sa mga African night crawler namin, sa mga bulate. Then, may time din na yung provincial government kasi may mga sa provincial jail, sa halip na bumili pa sila ng mga kamatis o mga kalabasa at seeds lang na may kinukuha namin, yung mga meat nito, yung mga pinag-extractan ng seeds, kinukuha nila para ipakain din doon sa mga
sa mga preso sa provincial games. So nakakatulong pa rin sa mga sa government, sa provincial government para makatipid pa rin kami ng pambili ng mga supplies. Ito lang itong chili natin, ito yung green. Inokra. Itong variety nito ay inokra. Isang karakteristik nitong inokra ay marami rin siyang bumunga. Pagdating sa haba ay hindi naman nahuli rin sa mga hybrid variety natin. Mas mahirap i-extract yung seeds ng chili dahil alam naman natin na napaka-empty to. Hindi basta-basta, kailangan dito yung nag-extract na ingat dahil baka hindi nila inaasahan na nagpap-extract sila ng chili. Nahawak sila sa mukha nila, sa mata nila. Napaka-init kasi dito. So, ganun din ang process. Lalambugin muna. Siguro nakikita nyo nila lalambugin yung chili. Para humiwalay na yung chili sa loob. Mahirap kasi bibiyakin mo lang sa tapos kukuhanin maybe. Mas mahirap. So, sila na lang din mismo yung gumawa ng pamamaraan para mapabilis yung extraction ng seed sa seed. Pagkatapos lang mo ginawa, magugunting. Running water. Tunay nga na ang pagkain ang pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit, ang pagkain ay dapat ligtas at malinis mula sa kemikal na garantisado ng organikong pagsasaka. Ating nasaksiyan sa 30 minutong palatuntunan ang kahalagahan ng organikong pagsasaka at pagtatanim ng mga halaman gamit ng pamamaraang ito. Sa susunod na episode ay ating pangsaksihan ang kadugtong nito dito lamang sa inyong programang Mana, maunlad na agrikultura sa Nayon.